Dito tayo sa Filmora 9. So, ito pa yung ginagamit kong pang-edit ng mga video na ginagawa ko. Simple lang din po yung paggamit nito. Marami siyang styles or transition effects. Ganyan, may elements na pwede mong gamitin sa mga videos mo. Halimbawa nito is the elements nito. So, itong mga effect na ito, pwede mong ipatong sa mga video mo. Yan mga yan. Pwede mo siyang i-edit. Yan. Napapalitan din yung mga kulay. Ganun. Mamimili ka lang. Gusto mong magamitin dito. Marami pong style. So, nasa sayo na yan. Saan ka masaya? Yan mga styles. Ito yung elements. Tapos, ito yung split na screen. Pwede ka mag magpakita ng dalawang video. Halimbawa, yan. Yung dalawang video na yan, i-add mo lang siya. Yan. Okay. Advance. Tapos dito, sa media is, kukuha lang tayo ng mga sample na video. Halimbawa, ito. In-add ko siya dun sa pang-unang video. So, yung pangalawa, i-add natin dito sa number 2. Ayan. Then, okay lang. So, ngayon, magpi-play sila ang magkabilang video. Yan po yung paggamit ng split screen. So, marami pong style yan. Kung alin yung mas preferred mo na gamitin para sa video mo, ito yung magandang mga gamitin. Ito yung elements. Pinakita ko kanina. Then effects. Yan. Ito yung mga effects na gusto mong tawag nito sa para sa mga video mo. Lalagay muna ako ng isang video. Example. Ayan. Halimbawa ito. Lalagay ako ng effect sa video na yan. So nakita nyo na bago yung video. Yan yung mga effect na mangyayari doon sa video. Konting highlights lang po ito para sa bago tayo magsimula doon sa gagawin natin ngayon na simple na intro na pwede nyo rin gamitin para sa YouTube. Pinaka simpleng intro lang. Papakita ko lang muna sa inyo itong mga ibang transition effects ng Filmora 9. Okay. So ito yung mga transition naman na pwede mong i-apply sa pag-edit mo ng videos. Yan. Okay. Titles. Ito yung mga text na pwede nyong gamitin. May mga slides na yan. At pwede mo rin i-edit yung animation ng text kung ano yung gusto mo. Yan, halimbawa yan. I-add mo lang siya dito sa dashboard. Okay.
natin. Double click lang. Napapalitan mo na yung text. Yan. Or yung sa loob. Yan. Papalitan mo na. End. Pagka advance mo, advance, pwede mo nang, kung ayaw mo tong text na to, pwede mo siyang i-delete. So click mo lang yung delete sa desktop mo or itong trash can na to, delete. Yan. Then yung text, pwede mo palitan ng kulay. Okay. And then animation. So dito sa loob nito is pwede mo rin palitan ng animation ng text. Halimbawa, yan. Yan yan yung mangyayari din sa animation ng text mo. Ayan, okay na natin. Adjust mo rin yan ng speed, saturation, duration mo is gawin mo siya n. Pag kinabahan mo siya is babagal din yan. Haba din yung sa seconds mo. Okay. Yan na po yung mga ibang gamit natin. And, meron pa palang isa. Ito may mga audio din siya. Pwede mo rin gamitin sa mga videos mo. And sa media. So ito yung tinatag ko. And may mga free sample din sila ng video rito na pwede mo i-download. Click mo lang to. Magda-download yan. Para magamit mo na. Bawa to. Yan mga countdown. Pwede mong gamitin ang video. Okay? Yan na po. Yung short preview natin para sa Filmora na yun. Now is mag-umpisa na tayo. So unang-una, para dun sa intro mo, is pipili tayo ng place. So, ang pipiliin ko, mo ng piling plain. Plain lang sa default type. Pwede ko naman siyang i-edit. Palitan ko muna ng name. Okay. Easy tutorial. And text. Gusto ko yung impact. And yung size. Pwede mong gawin palaki mo siya 300 okay. Or 200
songs na to. Palitan ko siya ng animation. Ano gusto ko? Pwede rin to. Random text. Pindes lang natin yan. Yan, para mabago yung kung gano'ng kabagal yung transition ng text mo. Yan, adjust mo lang dito. Pag okay na sa'yo yan, click OK. Yan. Okay natin to para mag-save. So, ito na yung text na napili ko. Now, pupunta tayo sa media. Then, folder. Ito yung in-add ko kanina na video sample. Drag lang natin. Lock natin to para hindi na magalaw. So, click natin yan. Automatic pupunta siya sa taas. Ito yung video na gusto ko. Gusto na natin yung video. Ay, yung audio. So, audio ito. Detach audio. Ayan. Pwede mo rin alisin yung audio na yan. Pwede mo adjust yung volume. Ano yung tama mo na yan? Hindi pa nakikita yung text natin. Ngayon, ang gagawin natin is double click yung video. Yan. And then composition. Compositing. Yan ba? Bulol pa. Yan. Click natin ang multiply. Yun. Yan. Kita niya yan. Pwede natin i-adjust yung opacity. Ayan, boom. Dito na tayo sa video. Ayan. Doon na yung text. Pero parang maliit yung text. Gada ko ng duplicate ko to, so control C and control V. Yan, nakikita nyo mapupunta sa pangalawa. Pwede natin gawan ng transition to. Click natin tong transition. Okay, halimbawa ito dissolve. Palitan natin yung transition. Itong ripper. Yan. Tignan natin mga
gusto mong applyan ng transition and click lang mo plus, ayan, mag-add na siya automatic. Na-share kong paggawa ng simple na intro. At kahit anong video naman na pwede mong gamitin para dito sa background. Dahil dito sa background. Kung ano yung ilalagay mo dyan sa video na yan, yun yung magiging background. Gusto pang matuto or may request po na mga tutorials, yan, comment lang po kayo dyan sa baba sa ating comment box at babasahin ko po yan, isa-isahin natin para kung kaya natin gawan ng videos, gagawin po natin yan para sa yan lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga na nandyan na nanonood. And don't forget po na click lang ang subscribe and notification bell para updated kayo sa mga videos po na susunod natin na i-upload. And thank you po sa lahat and God bless po.